ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap ng, sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking paparangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan sapagkat kusang loob niyang binigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin siya'y sila'y patawarin. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang kayo po'y makakaupo. Ang ating pong binasa ay hango sa sulat o sa aklat ni Propeta Isaias. At si Propeta Isaias po ay isa sa mga propeta ng Diyos na ginamit upang ideklara ang pagiging tagapagligtas ni Kristo Jesus. At dyan natin may kita sa chapter na binasa natin, kung sisimula natin mula verse 1, yung The Suffering Servant o ang pagdurusa ng lingkod ng Diyos. At ang aklat po ng Isaias ay napakaraming foreshadowing at mga paghahayag kung paano magliligtas si Jesus Kristo sa panahon ng bagong tipan. At kasama po dyan ang ating binasa na pinakita kung ano ang kalooban ng Diyos pagdating sa pagliligtas ng sangkatauhan o ng mga hinirang ng Diyos. Ang mga propesiya po ni Isaiah ay nangyari po sa pananakop ng Assyrian Empire. Imagine from the time of the Assyrians at nagbigay ito ng malaking panganib sa mga taga-Israel at sa buong known world at the time, naganap ang katuparan ng mga propesiya at pangako ng Panginoong Diyos sa panahon na ng mga pananakop ng taga-Roma. So can you imagine na kung gaano katagal ang hinintay, ngunit hindi rin naglaon ay naganap ang pangako ng Diyos. Ngayon po, maraming bilanggo ang namatay na lang sa kasalanan na hindi nila ginawa. Ito yung mga nabigyan ng maling sintensya. Karaniwan, sa mga nakausap ko sa bilangguan, sinasabi nila, sila ay napagbintangan lamang. At dahil wala silang pera, wala silang kakayanan, ipagtanggulan ka ng sarili, sila'y natalo sa kaso. Ang dami pong ganyan. Pero isa rin na-discover ko, karamihan sa kulungan ay hindi nila aaminin na may kasalanan sila. Ang karamihan sasabihin na damay lang o napagbintangan lang. Pero sa totoo lang, maraming din naman talagang talagang nagkasala sa mga asunto na binigay sa kanila na naroroon din sa loob ng piitan. Mga inosenteng nagdusa ng ilang taon dahil sa maling hatol ng hukuman. Ang ilan sa kanila ay nabibigyan ng pagpawalang sala sa kanilang katandaan. Ngunit sabi nga, justice delayed is justice denied. Yung ilan sa kanila na exonerate o napapakawalan din dahil ni-review yung kaso. At merong isang napakasikat na kwento nung araw na siya ay pinagbintangan ng gahasa. At dahil sa kanyang kamangmangan at wala siyang kakayanan na ipaglaban ng kanyang sarili, siya ay nakulong. Ngunit habang siya ay nasa kulungan, nag-aral siya at nalaman niya na meron palang tinatawag na forensics. At dahil sa forensics na yon, natigdan yung kanyang DNA ay hindi nag-match doon sa biktima, kaya siya ay napakawalan din. Ngunit umabot ng mahigit 20 taon bago siya napalaya. So imagine, naubos na yung buhay niya, simula bata siya, nandoon na siya hanggang siya ay nakalaya. Justice delayed is justice denied. Kaya nga sabi nila, lalo sa Pilipinas, ang justice system natin ay just tiis. Magtiis ka na lamang. Pero si Jesucristo ay nakaranas ng parehas na kahatulan. Siya nakahatulan. Anong hatol kay Kristo? Mamatay. Ang hatol sa kanya ay kamatayan. Hindi dahil siya ay makasalanan o dahil mali ang hatol ng Ama. Ang paghatol ng Ama, ang pagkondena kay Kristo para siya ay mamatay ay tama. Bakit ito naging tama? Dahil ba si Kristo ay makasalanan? Siya ay nahatulan ng kamatayan. Ito ay dahil sa biyaya at pag-ibig na binigay ng Diyos sa pag-ako ng anak sa ating mga sala. Siya'y nahatulan ng kamatayan dahil sa kasalanan natin. Ngayon, ang hatol ng Diyos dahil siyang nagdadala ng kasalanan ay tama.
hindi ito naging injustice in a sense na siya ang pinarusahan. Pero kung titigdan natin, talaga namang walang kasalanan ng Diyos, ngunit siya ang nagdala ng kasalanan ng tao. At ito ay kanyang ginusto. Ito ay kanyang kusang loob na ginawa ayon sa ating binasa. Bakit ito pinahintulutan ng Diyos? Yun ang katanungan. Minsan may nangyari sa ating masama, ang tanong, bakit ako? Bakit mo ito pinangyayari, Panginoon? Ba't mo ito pinahintulutan? Sa panahon ni Kristo, nung siya'y nahatulan ng kamatayan, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, tumigil sa kanyang dugo, siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay, maaring naglalaro sa isipan ng mga apostol, bakit nangyari ito? Ngayon, hindi na nila tinatanong sapagkat naiintindihan na nila. At nais natin ngayong hapong ito, maintindihan din natin kung ano ang dahilan ng Panginoong Diyos. So, alamin natin sa kanyang salita. Kaya ngayong hapong ito, ang mensahe po natin ay ang katagumpayan ni Kristo Jesus sa kasalanan at kamatayan ay tagumpay din ng kanyang mga hinirang. Ang katagumpayan ni Kristo Jesus sa kamatayan at kasalanan ay katagumpayan din natin. Na-imagine nyo ba yung mga sarili na nagugupo ng kasalanan, araw-araw nagkakasala ka, bumabagsak ka sa kasalanan, na isipaalala sa atin ng Diyos ngayon na napagtagumpayan na ni Kristo Jesus ang kamatayan at ang kasalanan nung siya ay nagbigay ng kanyang buhay. Kaya ikaw ngayon ay malaya na, pinalaya ka, ikaw ay tinubos na. Hindi ka na pag-aari ng nag-alipin sa iyong kasalanan, ngunit ikaw na ngayon ay alipin ng Panginoong Diyos sa katwiran at kabanalan. Kaya ang punto po natin ngayon, kalooban ng Diyos ang pagliligtas sa mga hinirang. Ito'y kalooban ng Diyos at ang kalooban na iyon ay nagtulak kay Kristo Jesus upang kamatayan ang ating mga kasalanan. Ito'y niloob ng Diyos. Imagine kung hindi iyon niloob ng Diyos, kung hindi naging kalooban ng Diyos ang pagliligtas. Ito yung sabi sa kanyang salita, ang kalooban ng Diyos ay walang mapahamak. That none should perish. Kaya ganyan na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya ang kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. Dahil yun ang kanyang kalooban. Pag tinanong natin ang Panginoong Diyos, anong kalooban mo sa amin? Kalooban mo bang yumaman kami? Kalooban mo ba kaming hindi maghirap? Ang pinakamalinaw na kalooban ng Diyos ay hindi ka mapahamak, ngunit magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, minsan nagtatanong tayo ng kalooban ng Diyos. Inaalam natin, ano ba talaga kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ano bang career path ang gagawin ko? Sino bang pakakasalan ko? Ano bang trabaho ang papasukin ko? Ano bang negosyo ang gagawin ko? Napakadami nating katanungan. Pero sasabihin ko sa inyo ngayong hapong ito, ang kasagutan sa katanungan kung anong kalooban ng Diyos ay napakalinaw. Ayun ay hindi ka mapahamak, ngunit magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At dahil dyan, ang pagligtas ng Panginoon sa mga hinirang ay kanyang kalooban, kaya hindi kaya ng tao pangunahan ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Dahil ito'y kalooban niya, walang magbibida-bida sa Diyos. Tayo ay nasa ilalim lamang ng kanyang biyaya. Hindi natin pwedeng i-demand kung sinong dapat iligtas at hindi dapat iligtas. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, dapat si hindi siya ang naligtas. Hindi dapat si Barabas ang palayain. Hindi dapat Pablo ang iligtas ng Diyos dahil makasalanan yan. Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi naapektuhan ng kahit anong bagay na dinedemand natin sa Kanya o iutos natin sa Kanya. Ito'y nakabase sa Kanyang soberanya, sa Kanyang kaalaman, sa Kanyang karunungan at sa Kanyang kalakasan. Kaya pag binalikan po natin ang sinabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nagsalita. Sinabi ni Yahweh, ang Kanyang paghihirap ay kalooban ko. Flip side, ang kaligtasan ng mga hinirang ay kalooban ng Diyos. Kung ano man ang paghihirap ng dinanas si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung paano ito pinaliwanag sa ating binasa sa aklat ng Isayas, ay kalooban ng Diyos. Ang sabi po dito, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito'y isang handog. A sacrifice. Kaya walang magde-demand. Kung ang iyong kaligtasan ay hindi mo ma-demand sa Panginoon, hindi mo mapangunahan ng Panginoon sa iyong kaligtasan,
ano kaya ang pwede mong i-demand? Ano yung pwede mong sabihin sa Diyos na karapat-dapat ako sa bagay na ito? Mga kapatid, kung nakakaranas ka ngayon ng kaginhawaan sa buhay, yan ay biyaya ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na, entitled ako. Anak ako ng Diyos. Dapat yumaman ako. Dapat hindi ako mahirapan. Dapat hindi ako makaranas ng pighati. Samantala yung kanyang bugtong na anak, niloob niyang mahirapan, tapos ikaw, iisipin mo, hindi ka mahihirapan. Kaya makita natin, sa sumunod na sub-point natin dito mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos magpaliwanag kung bakit tayo dumaranas ng paghihirap. Wala siyang sagutin sa atin. Kung kalooban niya na pinahirapan ng kanyang anak para sa ating kaligtasan, ano nagbibigay sa atin ng karapatan para questionin ng Diyos kung sumakit ang ngipin natin, magkaroon tayo ng sakit karamdaman, maghirap tayo, malugi ang negosyo natin, patanggal tayo sa trabaho, basira ang ating mga gawa ng ating mga kamay. Itong mga bagay na ito, napakaliit kumpara sa dinanas ni Kristo ng dahil sa iyo at dahil sa aking kasalanan. Kaya ito'y pagbubukas ng ating mga mata sa soberanya ng Diyos. Na kung hindi umibigan Diyos sa sanlibutan, wala tayong kapag-asa. Hindi natin pwedeng questionin kung ano ang dahilan o kung bakit tayo ang naghihirap sa ngayon. Dahil never mo naman kinestiyon, Lord, bakit malusog ako ngayon? Never mo kinestiyon, bakit buo ang aking pamilya? Ang dami diyang mababait na sira ang pamilya. Sila na lang, Panginoon. Bakit ako nakararanas ng kasaganaan ngayon? Ba't ang ganda ng negosyo ko, ang buhay ko, ng trabaho ko? Ba't ako na-promote? Hindi ako karapat-dapat. Hindi natin kinikwestiyon ng Panginoon pag maganda nangyayari sa atin kahit hindi natin deserve. Kaya wala tayong karapatan, questionin. Hindi dapat magpaliwanag ang Diyos sa atin kung bakit tayo tumaranas ng paghihirap. Ngunit napakaganda dahil ang Diyos ay may biyaya. Pinaiintindi niya sa atin. Hindi man natin makita ngayon ang dahilan, but the circumstances points us toward the glory of God. It is for His glory. Ito'y para sa kanyang kaluwalhatian. Nagalak. Hindi, ayaw kang gamitin yung word na nagalak. Ang Diyos ay nasapat sa pagkadurog ng kanyang anak pagkat ito'y kalooban niya. Tandaan, gumagamit ang Diyos ng mga paraan na tila sa atin ay hindi nagbubunga ng mabuti. Ngunit sa kanyang karunungan, ang paghihirap ay magdadala sa atin ng kaluwalhatian. Kung paano ang paghihirap ni Kristo, the suffering servant, points towards His glory, that He was exalted above all else. Ganon din sa atin mga kapatid, kung nakaranas tayo ng pighati, pagdaraho, paghihirap, kagulumihanan, ito'y magdadala sa atin sa kaluwalhatian. Sabi po sa ating teksto, dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamagitan niya, may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos na mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. There's a reward. Merong pag-elevate kay Hesukristo na siya ang ginawang pangalan sa lahat ng pangalan, pinakamataas, na kung saan lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi na siya ang Panginoon, that Jesus is Lord. Sa ikalawang punto po natin, nalungkot at nagdusa si Kristo Jesus para tayo ay mapuno ng kagalakan kasama ang maraming hinirang. Ulitin ko po, nalungkot at nagdusa si Kristo Jesus para tayo ay mapuno ng kagalakan kasama ang maraming hinirang. Sa kanyang pagdurusa, pagtitiis, siya'y lalasap ng kaligayahan at kasama tayo doon sa tagumpay na lalasap din ng kaligayahan. Can you imagine, brothers and sisters, if God did not will to save us, kung hindi ito kasama sa kanyang kalooban, ay wala nang pag-asa yung buhay mo ngayon.
Nawawalan ka ba ng pag-asa sa pinagdaraanan mo ngayon? Nalulungkot ka ba? Nakakaranas ka ba ng depression sa nararanasan mo ngayon? May pag-asa kay Kristo. Yun ay sinigurado niya. Yun ay ginanap niya sa kanyang muling pagkabuhay. Na kung sino man ang manampalataya sa kanya, kung siya man ay mamatay, siya ay muling bubuhayin. The other day, I saw, nag-post ang isang kapatid, si Brother Miko, nakita ko yung post ng isang estudyante na kinitil ang kanyang sariling buhay dahil nawalan siya ng pag-asa. Dahil nangyari, siya ay nag-enroll, ngunit hindi siya nakatapos. Hindi siya makapag-graduate on time. So nangyari, sumulat siya sa kanyang magulang, sabi, patawarin niyo ako, hindi ako makagraduate on time. Isa akong disappointment, huwag niyo akong iyakan, ganito ganyan, lahat sinabi niya. Kanyang nararamdaman. Nung natagpuan siya, siya ay nakabitin sa pader ng kanyang kwarto ng mga pulis. Nakakalungkot. Nawalan siya ng pag-asa. Bakit? Ang pinagmumulan nun ay yung kawalan ng pag-asa ng kapatawaran. Nawala sa isip niya o hindi niya ma-imagine na mapapatawad pa siya ng kanyang mga magulang. Nawala sa kanyang isipan na merong pag-asa. Kaya niya kinitil ang kanyang buhay. Inisip niya, it's the end. Sino po dito ang hindi graduate on time? O hindi graduate? Salamat sa biyaya ng Diyos na hindi tayo nagbigti sa puno ng kamatis. Maraming tao nawawala ng pag-asa sa mga walang kapararakang bagay. Ang dami ngayon, sinasabi nila, may mental health issue ako. Kaya, ine-excuse na lang pag gumawa ng kabulastugan, gumawa ng kung anuman, dahil may mental health issue ako. Pero bilang mananampalataya, salamat sa Diyos. Wala kang dahilan para malungkot, para mamighati. Kahit nakararanas ka ng kapighatian, ng kalungkutan, even depression, para ma-realize mo lang na mayroong pag-asa kay Kristo. Siya mismo ang nakaranas ng paghihirap at pighati. At anong pinangako ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Kristo? Pag-akit niya sa Ama, ibibigay niya ang kanyang regalo, ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu yung mananahan sa atin. At anong pangako ng Banal na Espiritu? Siya ang ating advocate, ang mag-aaliw sa atin. Kaya kapatid, kung ikay nakararanas ng kalungkutan, ng pighati, saan tayo nagkukuha ng ating kaaliwan? Saan tayo, saan nagmumula ang ating kagalakan? Saan nagmumula ang ating kaaliwan? Hindi natin sinasabi na ang Kristiyano ay hindi na malulungkot. Sa totoo lang, ang buhay kay Kristo ay may hapis at pighati, ngunit magdudulot ito ng kagalakan. Nandiyan ang hapis at pighati. Lalim, no? Hapis at pighati. Hindi yung happy, masayang-masaya, naging plural na lang, hapis. Hindi. Alungkutan yun. Namimighati ka. When was the last time that you cried out to God because you are so downtrodden, talagang mabigat na mabigat yung kalooban mo dahil sa pinagdaraanan mo? Sasabihin ko sa iyo, darating muli ang panahon na yan. Darating ulit, makikita mong sarili mo nandun ka sa sulok na ikay nagmumukmok dahil nawawalan ka ng pag-asa. Pero ang pangako ng Diyos, magdudulot yan ng kagalakan. Sabi po ni Charles Spurgeon in his commentary, "It is a strange fact that I am going to declare, but it's not less true than strange. According to our text, the extraordinary glories of Christ as Savior have all been earned by His connection with human sin. He has gotten His most illustrious splendor, His brightest jewels, His divinest crown out of coming into contact with this poor fallen race." Yung sinasabi ni Charles Spurgeon, ang kaluwalhatian ni Kristo, yung kaningningan ng kanyang pagiging tagapagligtas ay dahil din sa pagkakonekta sa atin, sa ating mga makasalanan. Basahin natin yung teksto kanina, no? Sa verse 11b. "Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami.
At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Verse 12, dahil dito'y siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila at mga makapangyarihan sapagkat kusang loob niyang binigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Kinakalungkot mo, mga kapatid? Anong kinakalungkot mo ngayon? Ano mang dahilan ng kalungkutan mo? Sasabihin ko sa iyo, yan ay magdudulot ng kagalakan. Kung paano si Kristo ay hindi niya nilayo ang sarili sa ating mga makasalanan, bagkos yun pa nga naging dahilan kung bakit siya na-exalt dahil nagpakumbaba siya. At ang kanyang kaluwalhati sa pamagitan ng pagsunod sa Ama ay ang sarili ay kagaya ng kaluwalhatian na ating tatamasain sa ating pananatili kay Kristo Jesus. Kaya tandaan, kaya makikita po natin, ang Diyos ang nagdagdag ng mga nagagalak sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang ito nagdudulot ng kagalakan, nagdulot din ito ng paglawak ng kaligtasan sa mga hinirang niya. Imagine, ang sabi ng salita ng Diyos, ang kalangitan ng mga anghel sa langit ay nagbubunyi kung mayroong isang makasalanan no, na tumalikod sa Diyos at magpakumbaba. Na tumalikod sa kasalanan at magpakumbaba. Nandun ang kagalakan. Ang question ngayon umaga, saan nakasalig ang kagalakan mo? Ano ang pinagmumula ng kagalakan mo? Ito ba ay yung eternal na katotohanan o yung mga temporal na nagiging sanhiri ng iyong kalungkutan? Kapag isalig natin ang kagalakan natin sa pera, sa salapi, sa tao, kapag yan ay nag-fail, mawawala rin ang kagalakan natin. Pero kapag isinalig natin ang ating kagalakan kay Kristo Jesus at sa kanyang natapos na gawa at sa mga eternal na bagay, gaya ng ano? Imagine mga kapatid, kapag ikinakakaranas ng pagsubok, nagiging dahilan ito ng pagtangis mo, paghinagpis mo, ngunit nakita mo naman na merong nananalig na mananampalataya, merong naliligtas, ito'y nagbibigay ng kagalakan sa'yo. You can find the joy in God's work, not in the works of your hands. Kung sarili mo lang kamay, madaling masira, madaling mawala ang kagalakan. Pero dahil may ginawa si Kristo at ang ginawa niya, nagpakumbaba siya, He related to us as human beings, as sinful beings, nandun ang kagalakan natin. Sa paanong paraan natin mamamalas ang kagalakan? Dapat malungkot ka pag wala ka dito sa araw ng panambahan. Hindi ba nakakalungkot? Kaya nga sinasabi natin pag lumiliban tayo sa gawain, it is with a heavy heart. Bakit? Dito mo makikita yung kagalakan, mga kapatid. Nakita mo sa buhay ng mga kapatiran na kahit ano pang pinagdaraan ng pagdurusa niyan, hapis at bighati, ay meron siyang kagalakan na sumasamba sa Panginoon. Habang kayo nag-aawitan, habang tayo nag-aawitan ng the steadfast love of the Lord never ceases. O anong ganda at pag-asa na binibigay sa iyo na sinabi doon sa ating inawit, His mercies come to an end. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang katapatan ng Diyos ay sapat para ikay maging masigla. Magkaroon ka ng pag-asa sa buhay at makita mo na ito'y hindi ito para sa iyo lamang. Para ito sa lahat ng mga nananalig kay Kristo Jesus. Mga kapatid, the other night, I was watching this documentary. Yung documentary ng ni pangalan ito, ni Banana Man. Ray Comfort. At pinakilala nila doon yung assistant ni Charles Dawkins. Richard Dawkins. Yung isa sa mga sikat na atheist na nagmamock kay Ray Comfort, yung kanyang sidekick, yung nag-edit ng videos niya, came to Christ, naligtas, na born again. Ngayon ay Kristiyano na, hindi na siya atheist. At ang kagalakan pa doon, hindi lang siya, pati yung asawa niya at anak niya ay kasama niya sa simbahan. Can you imagine that? Yun ay tagumpay. Katagumpayan. Kung yun ay hindi magpapangiti sa iyo, magbibigay sa iyo ng pag-asa, hindi ko alam kung ano magsasatisfy sa kagalakan na hinahanap mo.
kung hindi ka nagagalak sa mga taong nililigtas ng Diyos, kung naghahanap ka pa ng ibang thrill sa buhay mo, kung naisip mo na meron pa bang ibang magpapasaya sa akin, kung hinahanap mo yung mundo, yung barkada, yung traveling, yung pagpunta sa kung saan mang lupalop ng mundo, pero nalalayo ka naman sa iglesia, hindi mo kilala ang Diyos. Ang mga nagagalak sa paggawa ng kasalanan ay makakaranas ng walang hanggang pagdurusa. Yun ang mga hindi nakakilala sa Diyos. Those who can't find satisfaction in Christ don't know who Christ is. They cannot value Christ. Hindi nila mapahalagaan si Kristo kasi hindi niya kilala si Kristo. Pero tayo, nagsasabi na kilala natin ang Diyos, na kinamatayan ni Kristo, nandun ang ating kagalakan. Kaya tandaan, ano man ang pighati, hirap at pasakit na dinanas ni Kristo Jesus sa krus ay napalitan ng kagalakan. Kaya kung ano man ang hirap at pighati na ating dinaranas ay indikasyon ng pagpapala ng Diyos na parating. There is a blessing na ina-expect ng bawat mananampalataya. Ano yun? Kalwalhatian. Glory. Huwag nating ipagpalit sa isang mangkok ng pagkain, ang kalwalhatian na pinipare sa atin ng Diyos kagaya ginawa ni Iso. Makita natin na ang pangako ng Diyos ng kalwalhatian na ang ating katawan ay matatanggal sa kasalanan at magkakaroon tayo ng bagong katawan sa muling pagkabuhay. Anong iniinda mo ngayong sakit? Anong iniinda mo ngayong mga problema? Manatili ka kay Kristo pagkat meron tayong paparating na pagpapala. Pagpapala ang pinabanggit natin, minsan inisip natin kagad, pera to. Material to na bagay. Lumaya ka. Lumabas ka. Yakapin mo yung mas eternal na pagpapala, ang kalwalhatian ng Diyos. Ang panghuli po, ang katagumpayan ni Kristo Jesus sa kasalanan at kamatayan ay ganap. Kaya ganap din ang ating kaligtasan. Nung sinabi ni Kristo Jesus, sa krus ng Kalbaryo, tetelestai, it is finished, naganap na, tapos na. Wala na tayong kayang idagdag o ibawa sa natapos na gawa ni Kristo para tayo maging ganap na ligtas. Ito'y ginanap niya. At dahil nalugod ang Ama na durugin ng kanyang anak, tinanggap niya ang sakripisyong ito para sa atin. Kalooban ng Diyos na madurug ang kanyang anak. At nalugod siya sa nangyari. Sabi ng theologians, hindi nalugod na nag-enjoy ang Panginoon durugin ng kanyang anak. Ang kagalakan niya ay hindi sa pagkawasak ng katawan ng kanyang anak. Ang kagalakan niya ay yung pagsunod ng kanyang anak sa kanyang kalooban. Kaya malugod niyang binuhos ang kanyang galit at puot at kaparusahan sa kanyang anak na walang bahid dungis. Imagine, kung si Jesucristo ay hindi Diyos at hindi siya anak ng Diyos at hindi siya sumunod sa Diyos, parurusahan pa rin siya because of his own disobedience. At walang satisfaction yun sa Ama. There's no satisfaction because God will not rejoice in the demise or in the punishment of the wicked. Kumbaga, hindi siya kinikilig pag may napapahamak. Ano pa kaya yung Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari na walang kasalanan, banal, na nagkatawang tao at pinarusahan niya. Nagalak siya dahil ang kanyang anak ay sumunod. At dahil sa kanyang pagsunod, doon tayo nakasumpong ng kaligtasan. Dahil tinanggap ito ng Ama, tayo ay tuluyan na malaya at ligtas at wala nang makababawi sa ating katubusan. Tinubos ka na ng Diyos, hindi na yan mababawi. Kaya anong dahilan ng iyong kalungkutan? Anong dahilan ng iyong pagbumukmuk? He's preaching to myself first and foremost. Dahil napakadali nating makaranas ng discouragement. Ang dali nating makalimot. Pero ito ay isang paalala. Kakatuwa yung tanong ni Art kagabi kasi ito yung isa sa mga pinag-aaralan namin sa fraternal with Pastor Ellie. At isa rin to sa punto na dinadrive ko ngayon. Ang pagtupad ng Panginoong Diyos sa tipan ay ganap. Na walang makakabali nito, walang makababasag nito. Kaya paulit-ulit kong tinatanong si Brother Art kasi
there are two persuasion in the Reformed view. Una, sa Reformed Baptist, at yung pangalawa, sa mga Presbyterian. Bakit? In the Presbyterian, they believe in the baptism of the babies. Naniniwala sila that those babies are initiated in the kingdom of God. Tinatanggap sila sa kaharian ng Diyos. They are initiated in the covenant of God, in the new covenant. Pinasinayaan. Tinanggap sila. Ngayon, kaya ang question kagabi, pwede bang ma-break yung covenant? Presbyterians believe na merong covenant breakers. At yung covenant breakers na yun ay inattribute nila doon sa sinabi sa Hebrews 10 na sinalaula ang dugo ng tipan. So naniniwala sila na pwede kang nilagay na, pinasinayaan sa kaharian ng Diyos, sa covenant ng Diyos, pero break mo yung covenant. Dahil nung ikay binaptize ng baby, hindi ka nagpatuloy bilang isang professing Christian or totoong mananampalataya sa iyong pagtanda. We don't believe that. It's either you're saved or you're not. It's either Christ died for you or He didn't. It's either you're part of His covenant or not. Kasi walang makakagiba, walang makabasag ng covenant ng tipanan ng ama at ng anak ng pagpili niya before the foundations of the earth. Wala na. Kaya ang covenant na ito, kung mababasa natin yung ating yung isa sa mga verses na binasa ko kagabi sa Ezekiel, laging kayo, ako. Dati kayong mga bayan, ngayon ay magiging bayan ko kayo. Merong pinili, may hinirang, at ang kanyang pinili at hinirang ay tinubos niya at hindi na mawawala ang katubusan. Kaya tandaan natin, mga kapatid, hindi masasayang ang kahit isang patak ng dugo ni Kristo Jesus sapagkat ito ay sapat para sa bilang ng mga hinirang. Walang nasayang, walang natapo na dugo ni Kristo Jesus. Kung ilan ang bilang ng hinirang, yun ang kanyang niligtas. At ni isa sa kanila ay hindi mapapahamak. Kaya ngayong hapong ito, ang hamon natin, nananampalataya ka ba sa natapos na gawa ni Kristo Jesus? What does it mean to have faith in the finished work of Christ? Ang katunayan po niyan ay sumusunod ka ba sa kautusan ng Diyos? Nananampalataya ka ba na iyong pagdurusa ay may magandang bunga? Anong katibayan na ikinananampalataya na may magandang bunga ang iyong pagdurusa sa lupang ito? Ang pagpapatuloy na paggawa ng mabuti. Ang pagpapatuloy ng pagsunod kay Kristo Jesus. Para sa mananampalataya, ikaw ay niligtas ng Diyos dahil sa biyaya lamang. Ang iyong katubusan ay ganap, kaya sikapin mong mamuhay ng ganap. Namatay si Kristo Jesus, niloob ng Ama na siya'y durugin, patayin dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko, para ikaw ay maganap, matubos ng ganap. At dahil ikaw ay tinubos ng ganap, sikapin mong mamuhay ng ganap. In English, be perfect for our Father is perfect. Sikapin natin na maging ganap ang ating mga buhay. Pag sumikapan natin, patayin ang kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. Diyan lang iikot ang buhay natin, ang pagbibigay ng glorya sa Panginoon. Wala nang makapaglalayo sa iyo sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Isa itong paalala sa mga mananampalataya. At para sa mga hindi mananampalataya, ikaw ay kalaban ng Diyos dahil sa iyong pagre-rebelde sa Ama. Ikaw ay parurusahan dahil sa iyong kasalanan. Ngunit sa biyaya ng Diyos, masusumpungan mo ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Kaya magsisi ka ngayon at manampalataya sa natapos na gawa ni Jesucristo. Gawin mo ito ngayon at hindi bukas. Ito isang paanyaya na kung patuloy mong naririnig, nandyan pa rin ang biyaya ng Diyos. Huwag mong hintayin na hindi mo na ito marinig dahil patay ka na o hindi mo na ito marinig dahil tikom na ang iyong puso sa pagtawag ng Diyos. Tayo'y manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa pagpapaalala mo sa amin sa iyong tipanan na ginawa sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa pagganap niya sa iyong utos, Panginoon. Salamat o Diyos dahil sa aming walang kakayanan na iligtas ang aming mga sarili, nahabag ka
nagsugo ka ng iyong bugtong na anak upang siya ang gumanap ng mga dapat gawin para sa amin, Panginoon. Kaya wala kaming dahilan ngayon, Panginoon, na may hinagpis. Wala kaming dahilan ngayon para mawala ng pag-asa. Kung makaranas man kami ng mga pagsubok, makaranas man kami ng mga pagtutuya, makaranas man kami, Panginoon, ng kapasakit at paghihirap, yakapin namin ito, Panginoon, kung paano mo ito niyakap. Magkaroon kami, Panginoon, ng eternal perspective. Makita namin, Panginoon, yung mga pangako mo, hindi yung mga bagay na temporal lamang. Mauhaw nawa kami, Panginoon, na may taas ang iyong pangalan sa araw-araw. Mauhaw nawa kami ngayon sa pamumuhay bilang isang ganap dahil ginanap mo na ang pagliligtas sa amin. Na habang kami nandito pa sa lupang ito, kami nagkakasala pa, ngunit nandyan, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Nagko-convict sa amin, Panginoon. Nagdudulot sa amin na mamuhay ng may kabanalan. Kaya dalangin namin, Panginoon, patuloy mong bigyan kami ng kasipagan, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, ng kagutuman sa iyong salita, ng kagutuman sa kabanalan, Panginoon. Samahan niyo kami sa patuloy ng pagtahak sa makipot na daan. Ito po ang aming dalangin sa mataas sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Tatay magsabi ng Amen. Tayo po ay darako sa ating pagbasa ng ating corporate confession. Inanyayahan ko po na tayo ay magsitayo. Atin pong basahin ito. Aming Ama na manlilikha at makapangyarihan sa lahat, kami ay dumudulog na nagpapakumbaba. Tingin mo patuloy ang aming pagsamo sa iyo lamang sumasamba at nananampalataya. Salamat sa iyong biyaya na kami ay naligtas. Tanging biyaya mo lamang ang dahilan kung bakit kami ay may buhay na walang hanggan at kabutihan mo ang aming nararanasan. Patawarin mo kami kung kami ay sumusuway. Di alintana ang buhay ng anak mo na inalay. Si Kristo Jesus ay dinurog dahil sa aming kasalanan. Huwag namin nawa ito makalimutan. Paalala mo sa amin ang iyong katapatan. Ikaw o Diyos ang nagsugod sa bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Si Kristo Jesus ang gumanap ng tipanan upang malubos naman ang aming kaganapan. Salamat o Diyos sa biyaya at habag. Kami ay niligtas mo kaya kami ay maghahayag ng iyong kabanalan at kabutihan sa lahat ng dako o panahon man. Kayo po yung samandali yung mga kaupo. Sa atin pong hapag ngayong sa hapag ng Diyos ng Panginoong Kristo ngayong hapong ito, mayroon po lamang akong napaka nakakalungkot na ibabahagi para ipaalala lang sa atin kung gaano natin dapat ipagpitagan ang hapag ng Diyos. Dahil ito ay pangakong presensya ng Diyos na siya ay suma sa atin sa tuwing tayo ay magpapartake o magsasalo sa kanyang hapag. Noong nakaraang linggo po sa isang iglesia, sa isang simbahan dito sa Quezon City, may pangyayari na nakakahindik. Ang pastor po na naatasan mag-administer nung tawag dito ng Lord's Table ay kakatuwang napaka loose at napaka jolly ng kanyang demeanor at dumating pa sa punto na siya ay nagbalak magbiro patungkol sa titulo ni Kristo na nilagay sa kanyang ulo sa kanyang krus na nakalagay doon ay Inri o Jesus the King of the Jews, and he was just trying to be funny, he was just trying to make a joke. At habang binibigkas na yung mga joke na yon, habang siya nag sumusubok na siguro pag-aanin lang o magpakwela, bigla siyang bumagsak, patay. Sinubukan pa siyang i-revive kasi ang iglesia na yon ay maraming doktor na miyembro. At isa nga doon, yung doktor na nagbalita sa aking magulang, kaya ako nalaman ito. And this is really
true story, nangyari talaga ito. At habang hindi na makapagtuloy ng administration ng Lord's Supper, yung pastor, ay pinalitan siya ng iba na magtuloy ng pag-administer. Tinuloy pa rin ang Lord's Supper habang siya ay sinusubuhang i-revive ng doktor na kaibigan ng aking magulang. Hindi na siya naka-recover. Siya'y tuluyang namatay. Pwede nating sabihin na, ay grabe, pinarusahan siya ng Diyos. Pero huwag tayong magkakamali mang husga ng hindi natin alam. Hindi ko alam ang laman ng kanyang puso. Hindi ko alam ang laman ng kanyang iniisip. Ang nalalaman ko lamang na kapag tayo ay nasa hapag ng Diyos,